apat na taong gulang noong magsimula akong magkaroon ng kamalayan sa mundo. Dito ko na nakikita, naaamoy at nararamdaman ang paligid ko. Dito na rin ako aware sa mga nangyayari sa bawat tinadaanan ko. Isa ito sa mga bagay na hindi mabura-bura sa isip ko magpasa hanggang ngayon dahil sa laksa-laksang hilakbot na naidulot nito sa akin. Ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng aswang sa bayan namin sa Kurimao. Maraming nagbabangka noon para mangisda sa dagat at dahil bata pa nga ako noon, wala akong ibang ginagawa sa labas kundi ang makipaglaro. Maghapon kami naghahabulan at nagtataguan. Minsan naman, inililibing din namin yung kalahati ng aming katawan sa buhangin. Habang minsan, ay gumagawa naman kami ng mga bahay sa mga buhangin. Ganito lang talaga kasimple ang buhay ko noon. Ang tanging pinoproblema ko nga lang noon ay kung paano makakataka sa tanghali sa tuwing patutulugin ako ng nanay ko. Kung pwede lang sanang balikan ang mga panahong iyon. Pero kung babalikan ko man, meron akong isang bagay na nais makalimutan mula sa nakaraan at iyon ay noong gabihin ako sa labas. Dahil masama ang panahon noon, wala nang masyadong nangingisda. Ang mga bangka nila ay nakatambak lang din kung saan saan. Naisipan kong sumakay-sakay sa mga bangka para magpahinga. Ang una kong napansin noon ay ang kakaibang daloy ng alon. Hindi ko na nga eksaktong matandaan kung ano yung itsura ng alon, basta kakaiba ito. Pangalawa, napansin kong tila tumatayo ang buhok ko sa ulo. Hindi balahibo, kundi buhok ko talaga mismo. Literal silang tumatayo na parang nakuryente ako. Kasunod naman noon ang malakas na simoy ng hangin na bumalot sa akin. Sa sobrang lamig, hindi ko kinaya at napalabas ako ng bangka. Gusto ko nang umuwi sa amin. Habang naglalakad ako ay nakataas pa rin yung ilang bahagi ng buhok ko sa ulo. Hinayaan ko lang at nagpatuloy. Hanggang sa bigla akong nakakita ng ulo na nakalitaw sa buhangin. Akala ko po talaga noong una si Red ay laruan o bato lamang ito na malaki. Pero nang lapitan ko ito, nakumpirma ko ngang ulo talaga ito at gumagalaw pa. Mabangis ang anyo nito na parang katulad ng sa hayop. May mahaba itong dila at may pagkakahalin tulad sa aso ang bibig. Pero ang mga mata nito ay parang mata ng tao. Nababalutan ito ng mga kapal na balahibo sa katawan at may matutulis ding mga tenga na parang sungay. Ilang saglit pa, bigla itong umahon sa buhangin at lumantad ang kabuuan ng katawan nito. Triple pala ang laki nito sa akin. Parang aso ang itsura nito pero tao ang hulma ng katawan. Nagpakawala rin ito ng mga tahol na parang galing sa kailaliman ng lupa. Sa takot ko nga po ay talagang tumakbo ako ng mabilis. Naririnig ko kasi din na sumusunod siya sa akin. Putlang-putla ako nang makarating sa amin, ngunit buti na lamang ay may kapitbahay kami na nakatambay sa bahay kaya marami ang tumulong. Nang ituro ko nga sa kanila ang nilalang na humahabol sa akin kanina, nagulat ako dahil isa na lamang itong tuta at kulay itim. Inisip nila na baka ligaw na aso lamang daw ito. Pero ako, hindi ako maaaring linlangin ang paningin ko. Hindi ganoon ang itsura ng tuta o asong iyon nung una ko siyang makita. Magandang araw, Sir Red. Bago ko po ibahagi ang karanasan ko at ng pamilya ko, gusto ko lamang pong malaman ninyo na masigasig po talaga ako ninyong tigapakinig dito po sa Lawag. Kahit po nasa trabaho ako o bago matulog, kayo ang lagi kong kasama. Kaya naman naimpluensyahan ako upang magbahagi din ng aking katatakutang karanasan. Tandang-tanda ko pa noong unang nagpabili ng Walkman ng ate ko, and that was year 2001. Mga bata pa po kami noon. Hindi naman talaga maitatanggi sapagkat mahilig talaga sa musika ang ate ko kaya madali din naman siyang neregaluhan ng tiyahin ko
at sakto pa na magpapasko din kasi yun. Bukod nga sa hilig nito sa musika, wala na kaming ibang ideya kung bakit biglaan na lang siya nagpabili nito. So fast forward. 2011. 5 years old pa lang yung bunso kong kapatid. Bali tatlo kami magkakapatid at ako po ang nag-iisang lalaki. May mga pagkakataon na yung bunso namin ay laging tumatakbo at parabang may kalaro sa bahay. Kapag titingnan nga po namin ay talagang masaya naman siyang naglalaro na parabang may kausap pero wala naman kaming nakikita. May pagkakataon pa na nakita ng nanay namin yung bunso kong kapatid na may sinusuklayan sa loob ng kwarto nila pero wala namang tao sa harapan nito. Ang sabi pa nga ng kapatid ko, "Ang ganda naman ang buhok mo. Maglaro ulit tayo ha, princess." Pakalmang kinuha ng nanay ko yung kapatid ko habang tinatawag ang tatay ko at ikwento ang nangyari. Niyakap lamang ng tatay ko ang kapatid kong bunso at dinirekta sa iba ang atensyon nito. Nung sumunod na araw, habang nagtutoothbrush ako sa aming lababo, bigla kong narinig na kumakanta ang aming bunsong kapatid sa gawing atik ng aming bahay. Alauna pa iyon na madaling araw, Sir Red, kaya dali-dali akong umakyat para pagsabihan yung kapatid ko na matulog na. Pero, laking gulat ko nang pagdungaw ko sa gawing atik ng bahay ay wala pong tao. Agad akong tumakbo sa kwarto ng mga magulang namin at doon nga'y nakita ko nakatabi ni nanay at tatay ang bunso naming kapatid at mahimbing itong natutulog. Sa takot ko, hindi na ako nakapagmumog ng maayos sa gawing lababo namin sa baba at dali-daling nagtalukbong sa aking kwarto. Pagkatapos nga po ng gabing iyon, nagkaroon pa nga po ng blackout sa aming subdivision. Habang walang kuryente, nagkwentuhan ako, si ate at si mama habang nasa sala kami at naghihintay na magkaroon muli ng kuryente. Hindi ko mapigilan na itanong kay ate ang tungkol sa pinabili niyang Walkman noong mga bata pa kami. Tanong ko, "Ate, asa na pala yung Walkman mo dati? Ayos pa ba yun? Tsaka bakit ka nga pala nagpabili noon eh, ang mahal noon, di ba? Mabuti, narigaluhan ka ni tita." Sagot naman niya, "Ah, yun? Noong time na yun kasi hindi ko naman talaga gusto magpabili ng Walkman eh. Alam ko naman din na mahal yun at hindi natin afford. Pero palagi kasi ako nakakarinig na parang may naglalakad palapit sa atin nun. Para bang nakasuot siya ng heels tapos may kadenang tumutunog habang papalapit sa kwarto natin. Kaya sa takot ko, ayun, nagpabili ako ng Walkman. Wala din naman talaga maniniwala sa akin pag sinabi ko yun noong mga time na yun eh. Kaya yun lang yung naisip kong paraan." Nagkatinginan kaming tatlo ng nanay ko. Na-realize namin, hindi kaya yung bata na nagpapakita sa kapatid namin na tinatawag niyang princess na kalaro ng kapatid naming bunso ay ang naririnig ni ate noon? Matapos ang usapan namin na iyon ay nasundan ng ilang araw, nagkalagnat ako at tumawag ang nanay ko ng isang manghihilot. Isa itong matandang babae na inirekomenda sa kanya ng kanyang mga kumare. Ang unang nasabi ng matanda pagpasok pa lang niya sa bahay, "Oy, may kasama pala kayo dito. Batang babae at napakaganda niya." Anito na kung tawagin namin ay apo. Ito ang tawag sa kanya, isang matandang babae at parang albularyo na rin. Dahil sa pangyayaring iyon, gumaan din naman ang aming kalooban nang malaman namin na good spirit pala ang kasama namin sa bahay. Simula noon ay madalas nang nagpaparamdam yung batang babae sa amin. Kahit nga nung ipinarenovate ang bahay, puro alikabok nga noon, lalong-lalo na sa lamesa. May nakikita po kaming footprint talaga ng bata. Mas maliit pa ito sa paa ng kapatid ko. Meron pa nga yung time na pagganta tuwing gabi,
madalas na mararamdaman mo talaga na parang bumubulong din siya sa'yo kapag mag-isa ka rin sa bahay. Lagi na lang namin siyang kinakausap na huwag kaming tatakutin dahil hindi naman namin siya pinapaalis sa bahay. Ang maganda doon, Sir Red, madali naman ding nawawala ang presensya nito kapag kinakausap mo. By the way, ang ikinikwento ko po na subdivision namin ay usap-usapan na dating sementeryo at nakatitiyak ako na alam ng inyong mga tigapakinig na tiga rito sa amin kung saan matatagpuan iyon. Maraming salamat at ako po si Harris. Nang mag-anunsyo ng field trip ang instructor namin sa health and wellness subject, nag-usap-usap kaming magkakaklase kung saang lugar namin gustong pumunta hanggang sa mapagkasunduan namin ang lugar ng pagudpod sa Ilocos Norte. Last year kasi ay sa Vigan na kami pumunta, kaya naman ngayon ay dito na ang susunod na destinasyon namin. Malapit din kasi ito sa isa sa mga kaklase namin at nadala rin kami sa mga kwento niya tungkol sa mga pasyalan doon. Kaya naman pagkarating ng prof namin, agad naming sinabi na iyon na ang lugar na gusto naming mapuntahan. So dahil doon, pinag-usapan na rin kung magkano ang magiging budget at kung magkano ang ilalabas naming pera. Next week na ang date na napag-usapan ng lahat kung kailan kami pupunta. Excited ang lahat dahil malayo-layo ito at sino ba namang hindi ma-e-excite sa ganitong klaseng mga trip. Pagsapit ng araw ng alis namin, hindi na ako nakasali sa mga classmate kong panay ang selfie. Ayoko kasing maiwan sa biyahe kaya hindi na ako natulog ng gabing iyon. Alas tres kasi na madaling araw ang alis namin. Kaya naman dito na ako sa loob ng bus natulog. Nagising na lang ako noong nandun na kami sa pier. Ang prof na namin na nag-asikaso ng lahat habang kami ay tamang libot lamang sa paligid. Nagtampisaw kami sa harap ng dalampasigan at hinayaan ang sarili namin na tangayin ang alon pabalik sa buhanginan. Ang sarap ng buhay namin noon at tamang harutan lang habang nagbabasa sa tubig. Nang magsawa ay dumiretso naman ang iba sa kanila sa mga kainan. Ang iba ay nanatili muna sa beach pero ako, naisipan kong maglibot-libot muna sa paligid para maging pamilyar din sa lugar. Sinubukan kong lakarin ang dulo ng dagat na iyon. Nakarating ako sa isang madilim na bahagi ng lugar kung saan marami ng puno na nasa paligid. Medyo malayo-layo na rin ito sa kung saan naroroon ang karamihan ng mga tao. Sa isang puno, may napansin ako si Red na nakasabit na bote ng langis. Kinuha ko po iyon at isinuot sa sarili ko. Nagulat pa nga ako nang makitang kumukulo-kulo iyon. Naalala ko tuloy yung kasabihan ng matatanda na kapag kumulo raw ang langis sa isang bote, nangangahulugan, may panganib sa paligid. Agad na tuloy akong umalis. Nagtagal kami ng 3 araw sa pagudpod bago kami bumiyay pabalik na Maynila. Tapos na rin ang tour namin doon at pagod kaming lahat sa biyahe pero sulit naman. Pagbukas ko sa bag ko, nakita kong nandun pa rin ang bote ng langis. Nagulat ako dahil kumukulo pa rin ito at medyo mainit na at parang ang anytime ay sasabog. Sa takot ko ay naisipan kong itapon iyon sa ilalim ng bahay namin. Nakita ko pa nga roon ang alagang aso ng aming kapitbahay na madalas doon tumatambay. Pagkatapon ko pa nga sa langis ay nilapitan iyon ng aso at dinila-dilaan pa. Makalipas ang ilang linggo, nagulat kaming lahat ng mabalitaan na nangyari sa aso ng kapitbahay namin. Bigla na lamang daw ito naging bayolente, nangangagat ng walang dahilan at hindi na rin nila mahawakan at mapaamo. Ang mas masaklap nga daw, bigla na lang daw itong kumakain ng mga ligaw na hayop sa daan. Lahat halos na makita nitong ligaw na aso, pusa o kahit anong hayop na mas maliit dito ay kinakain nito ng buhay. Napagkamalan tuloy na aswang ang asong iyon. Doon tuloy ako kinabahan si Red at bigla kong naaalala yung langis na itinapon ko.
Ano kaya yung meron doon? At bakit nagawa nitong baguhin ng ganoon kabilis ang behavior ng aso ng kapitbahay namin? Napaisip din tuloy ako. Paano kaya kung tao ang nakatikim ng langis na iyon? Ano kaya ang mangyayari rito? Kung nagustuhan mo ang kwentong katatakutan na ito, hit like, leave a comment, at i-share ang ating episode sa inyong social media. Suportahan ang ating writer sa pamamagitan ng pag-follow sa kanyang social media. Check the links sa description section. Don't forget to hit that subscribe button at ang notification bell for more Tagalog horror stories, series, and new segments. Suportahan din ang ating mga brother channels, ang Sindak Short Stories for more one-shot Tagalog horrors, gayon din ang Hilakbot Haunted History for a weekly dose of strange facts and hunting histories. Hanggang sa susunod na kwentuhan, maraming salamat mga solid HTV positive! Mga solid HTV positive, ako po si Red at inaanyayahan ko po kayo na suportahan ang ating bunsong channel, ang Pulang Likido Animated Horror Stories. Subscribe na! Or else! Ngayong taon, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at anlitakutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio. Your first 24/7 non-stop Tagalog Horror Stories sa YouTube.